Hello po again. Andito na naman po tayo sa ating part 2 ng sumang. So ngayon po, okay na po yung ating gata. Napakuluan ko na po siya ng about 40 minutes. And ilalagay ko na po yung aking, gumagamit ako ng white sugar kasi gusto ko po na kapag naluto siya ay white pa rin yung kulay ng kanyang laman ng kanin. So ang original po talaga nito, ang aking mother ko noon tsaka lola ko po, gumagamit po sila ng brown sugar. So, mas mamura po yun, pero ayaw ko po siya. So, ito po ay sarili kong version. Kasi sa kanila po talaga brown. Pero ako gusto ko white. So, ito po ay 900 grams. Ibubuhos ko po siya lahat. So, ganyan na po siya. 900 grams na sugar. So, mamaya-maya po ay titikman ko po siya. O nga pala guys, yung ano, asin niya, tinikman ko po siya kanina, eh hindi po siya, hindi pa po ako satisfied sa asin. So, siguro, sa 5 kilo po, sa 5 kilo po, lalagyan po natin siya ng, kung yung asin po natin ay yung normal na asin lang, lalagyan po natin siya ng 3 kutsara. Kasi hindi po siya ganun kaalat. Ewan ko. Tapos, pag iodized naman po, sakto yung 2 kutsara. Eh, dinagdagan ko po siya kanina ng iodized na almost 1 kutsara. Hindi pa naman siya umabot ng 1 kutsara. So, ayan. Kasi po, pag nalalasahan ko na yung, pag wala pa po siyang asukal, malalasahan ko na yung asin, tsaka yung gata. Nararamdaman ko na kung okay na po ba siya or kulang pa. So, nakukulangan po ako. Ngayon po, dito naman po sa asukal, kailangan din po, tikman din po kung ang magkatugma yung kanyang lasa. Hindi po pwedeng lumamang yung asukal. So, parang sa kape din po yan. Yung sa pagtitimpla ko ng kape, kailangan balance yung asukal, kape, at saka gatas. Kaya masarap po talaga yung kalalabasan niya. So, nasa sayo po yan talaga kung ano yung panglasa mo. Kasi, kagaya po ng anak ko, tatanong siya, Mama, bakit pag nag-adobo ako, tama naman po yung ginagawa ko, nilagyan ko ng toyo, may anisuka, may ganito, pero ba't ang alat, sabi niya. Sabi ko, ilan bang nilagay mo, ano, toyo. Binuhos ko po yung isang pouch, eh di wow, ang alat nga. So, kailangan po talaga, titikman mo rin kung ano, nilagay mo nga lahat yung kailangan mong ingredients, pero sobra naman, di ba? Pag sobra nga, masama. Pag kulang din, medyo sa pagluluto, pag kulang, medyo okay pa, kasi pwede mo pang punan. So, parang love. Pag sobra, masama. Pag kulang, masama pa rin. Pero pwede mong punan. Aroy, humuhugot na naman tayo. So, ayan po siya. Nilagyan ko na siya ng 900 grams na sugar, pero alam ko po kulang pa yun. Not enough. So, ito, dalawa na yung aking panandok kasi mamaya kailangan ko ng dalawa. So, titikman ko lang po siya. So, kailangan po siyang tikman kung tama na yung kanyang sugar. Ang sarap. Pero, kulangan pa talaga. Ang sarap na po niya. Pero, kulang pa siya. Kulang pa siya ng kunting asukal. Medyo ano pa siya. Medyo lumalaban pa yung, lamang pa yung asin. Kaya po, ang ano ko po talaga niyan sa 5 kilo is, 1 kilong sugar. Kasi ito po, 225 grams. So, kunti po ang matitira nito. Ayan lang po siya. Or, pwede din po siyang ibukos kaya nang susobra na siya sa tamis. Mas hindi ang aking ano. Itong mask ko din po, ito din po yung aking binidyo dati. Ako lang gumawa nito. Ayan. Diba? Mayroon ka lang mga punit-punit na damit yan. Pwede ka lang gumawa ng mask. Hindi na kailangan gumawa. Dahil sa hirap ko ng buhay ngayon, kanya-kanyang diskarte talaga tayo. So, ako po hindi pa ako nakapokus sa mga pagluluto.
Pero sa pang-araw-araw namin yun po, kaya binibigyo ko po siya para ma-share. Pero sa suman, once a month lang po yata ako gumawa. Ito nung ano lang po, dami talagang order ng April. April, month of April, grabe, sunod-sunod po. Matagod po ako. So, nung June, isang basis lang po yata ako nag-sumag. Tapos ngayon, June lang. Kasi po marami din po akong order ng mga cut holder, basahan. Tapos ngayon naman po, mga bedsheet, kurtina, at may set cover pa. So, siningit ko lang po ito kasi may mga order. At saka, gusto ko rin pong kumain, naminis ko ba. Ngayon po, kaya dinadamihan po siya kasi ilalagay ko yung pag may natira po. Nung nakaraan po, last June walang natira. Sold out po. Pero ngayon, kung may matira, nalagay ko lang po siya sa freezer. Tapos pag gusto kong kumain, tagayo nung May, matagal po niya. Kasi matagal po akong hindi nagsuman ulit. So, ayun, tinago ko siya sa freezer. Tapos, gusto ko ng suman. Umabot po siya na isang buwan mahigit. Bago ako nakapagsuman ulit. Tsaka ko lang siya inubos. Talaga yung tinitipid ko. Sarap na po niya. Ang sarap po talaga ng lasa niya. Yung ano po siya eh. Nag-aagaw yung tamang-tama yung asin, naghalo yung asin sa asukal, hindi siya maalat, hindi din siya matamis, basta masarap. Plus yung lasang luya. So, ayan po. So, dahil po mayroon na siyang asukal, hindi na po siya gaano, hindi na po ako masyadong matatakot dahil kung haapaw. So, ngayon po, huhugasan ko na po yung ating malagkit. Para po, ready na to go. Ready na to swim. So, hindi ko na po siya kailangan ibuhos lahat. So, yun po talaga. 1 kilo sa 5... 1 kilo na white sugar sa 5 kilos na malagkit. 7 na nyug. At yung nyug po yung magulang. Kaya yung ano po natin, yung sa dahon. At saka, 2 kutsarang iodized salt or 3 kutsara sa normal na asin. Yun po ating ingredients. Tapos dahon. Sa dahon po, 7 inches. And then yung haba din po ng ating suman is 7 inches. Pero bahala na po kayo. Kasi yun sa akin pang benta. So 7 inches din po siya. And then 3 piraso po noon is 20 pesos po ang bentahan namin. So, ayan. Hugasan pa lang po yung aking malagkit. Thank you.
siyang hinugasan pang apat na po ito. Kasi po may lumulutang siyang mga black-black. Pinilihan ko na po siya. Pero, ayan, hindi pa rin po maiwasan na may matitira. Tapos ngayon po, ito na po yung ating coconut milk na medyo naglalangis na po siya sa gilid. So, pag ganyan po, pwede na po natin ilagay yung ating malangkit. Hinaan po natin yung ating apoy. Kasi po didikit po siya. So, ito na talaga yung pinaka-worst na ano niya. Kailangan talaga dalawang kamay na yan pag naghalo na yan. Eh, wala po yung tagahalo kung may pasok po siya. Kaya, sabi niya, sigurado, pagod na pagod ako ngayon. Kasi hindi na siya. Dati siya ang kagahalo ko pagka wala siyang mga. Ngayon po, may gawa siya. Kaya ako lang po talaga. Ngayon po. Ang dami ka po. Ang dami ko pa pong tahiin, naghihintay sa akin. Pero sa Monday na po, pahipahinga naman bukas. Pero magtatahi pa rin ako sa Linggo. Kasi pag nandyan siya at Linggo, gagalit siya. Tahinga daw. Ano naman. Minsan tahinga din. Kasi araw-araw naman dyan po talaga kung may ginagawa. Ayan po. Hinugasan ko po ito ng apat na beses. Para po matanggal talaga yung mga binibili. Pero piliin ko pa rin po yung medyo malalaking gilid na nila. So, ganyan po ang suman sa amin. So, kailangan po talaga malaki yung ating lutuan pag 5 kilos. Pwede na po yung 10 inch ang ano, and then 16 po yung kanyang round. Kasi po, kailangan nakakagalaw yung ating malagkit para mahalo natin maigi. Meron pa po akong mas maliit na ganitong kaserola, pero mas okay po ito.
kasi mas nakakagalaw ko talaga siya. Kailangan lang po itong haluin ng haluin. Kasi po pag dumikiting sa ilalim niya, pag halo mo, may mga kulay black nga siya or brown. Dahil tutong na po sa ilalim. Minsan po nagkakaganon ako. Kaya kung minsan, mga binabalot ko may mga brown-brown na siya. Dahil pag may inaasikaso ako sa labas, minsan may nagpapaload. So, naantala. So, siguro ito, mga about 1 hour din po siguro ang halo. Uurasan po siya dahil yan, nilagay na natin ang ating malagkit. Hala, ay, nung oras na ba hindi ko siya makita dyan, kaya wait lang. So, titingnan ko po siya kung mga ilang oras. Pero alam ko po, mga 1 hour din po ang halot niya. Kaya, diba, sobrang matagal siyang gawin. Kaya, sasayawan ko na lang. Charot. Ayan. So, hello po sa mga nagre-request sa akin ng suman recipe. Alam, may iilan na rin po akong pinasahan sa Messenger ng recipe nito. Pero syempre, iba pa rin po yung actual talaga. Kaya, at may iba na, yung iba naman, nagsasabi, iba pa rin talaga yung luto ko. Yun din po talaga, no? Kasi, kung hindi mo po talaga alam yung ano yung gusto mong lasa, eh, hindi po talaga lalabas kahit po gayahin mo po yung recipe. Kaya ganun. Ayan po, medyo nagtutong ng ilalim. May nagkulay brown siya. May lumulutang na kulay brown. Kasi pag hinalo ko po siya at medyo nag-ano sa gitna. Ayan siya. Ay, hindi ko talaga maiwasan kasi pag nakakapagod na po siyang haluin, eh medyo i-ano mo. Kaya wag pong magtataka yung mga customer dyan na nakakabili. Kung minsan may nakikita kayong parang kulay brown, nasunog-sunog lang po yan. Yan siya po eh. Yan po, nasunog lang yung bigas sa ilalim. Ayan o, oh. Ayan o, kulay brown. Hindi po yan siya dumi. Ito, nasunog lang po yung ano. Kasi po, marami nga siya. Tapos nakakapagod po siyang haluin ng haluin. Hinto ka na naman. Nangalay. So, ayan. Nabuti po, wala na akong tindahan. Kasi kung meron, sigurado, panay hinto ako. So, ayan. Pero mayroon po ako mga tinda doon. Hindi naman po malakas, display lang. Yung aking mga, ano, bunda, kumot, bedsheet, cortina, short, dresses, basta, marami po, face mask, and then, may mga display po ako sa aking terrace. Pero, hindi naman po siya ganun ka, ano, na palaging may, hindi. Kung kaya't, malaya po ako makakapag-video.
tuloy-tuloy siya. Hala, may tao pala. Kala ko si Patpat. Si Potpot pala. May tao pala. Kaya pala may nagbukas ng gate. Kala ko si Patpat lang yung naipit sa gate eh. Kasi tumunog eh. Sabi ko si Patpat. Si Potpot pala. Putput! Hindi pala si Patpat, si Putput. Malapit lang po kasi ito yung work niya. Kaya may kinuha. Kala ko yung tuta. Sumisingit lang po kasi doon sa gate pumapasok yung kaming ampon na tuta. Tapos tumutunog yung gate pag nakapasok na siya. Siyempre, hindi siya masyadong mag-cash. Iba pala. Tao pala yun. Sige, alam po siya. Halo lang ng halo. Ayan. Nagkakaroon po siya ng mga brown-brown kasi po, ano, yung sa ilang. Sa ilalim niya nabili kasi ito nahuhulog. Ito yung sa ilalim niya eh ano, sunog-sunog na. Ah, gumagalaw kasi yung phone kung nagahalo ako kaya pala siya nahulog. Pero ngayon, okay naman na siya. Hindi na siguro siya mahuhulog. Wala na siyang huhulogan. So, ayan lang po siya. Kailangan ko siya haluin. Diba po, hindi po siya talaga ganun kadali. Ganun po talaga. Wala po madali. Pero kung gusto mo, madali na rin. Siyempre, happy ka naman sa ginagawa mo, kaya madali na lang sa'yo yun. Pero pag hindi, yun talaga. Ako, excited pa ako sa ganito. Kahit alam ko kung ilang oras ko pong gagawin, at pagtapos ko nun ay grabe ang pagod. Pero, nababad na lang po ako yung ProMag mamaya. Okay, ProMag 300. Kailangan kong magbabad. At magpunas. Para po matanggal. Magod. So, ayan po siya. Diba po, ngayon, sa panahon ng pandemic ngayon, mahirap po mag-dispose ng mga paninda natin. Lalo na po sa mga ganitong pagkain. Kasi marami din po talaga na nag-iingat sa mga kalusugan. So, ganun lang po. Sa mga nagluluto po talaga, kailangan nakaganito po talaga tayo para po safe din po. Kaya hindi po natin alam po. Ano yung mga nasasagap natin sa labas. So, mas mabuti na rin po yung nag-iingat din po tayo sa ating mga binibenta. And, sa mga ano po, sa mga, minsan gusto kong mag-resell na yung mga reseller, kagaya ng kurtina, gusto ko po sana mag-resell na lang kasi kung ako pa yung magtatahi, sobrang pagod ka po. Ako na yung nanimili ng tela, ako magpatabas, ako magtatahi, so aking lahat. Minsan, naisip ko, minsan sumasali ako sa mga group na may mga ano ng kurtina, gano'n. Nagre-resell, pero gano'n din po yung presyo eh. Tapos hindi pa ako sure sa quality. At saka,
payment first pa sa kanila. Samantalang sa akin, pag nag-order ka ngayon, nag-order ka, so naka-line up. Pag nagawa ko na po siya at ready to go na po siya ngayong araw na to, i-message ko na si customer. Sabihin ko, oh madam, ready na po yung kurtina mo. So, padala mo na yung payment. So, kaliwaan po yung sa akin. Hindi po siya na, nagaya po nung sinalihan ko, gusto ko mag-resell ng kurtina niya para may maipasa ako sa customer ko. Kaya dahil marami na nga po akong order at hindi ko magawa. So, sabi ko, paano po yung payment? Eh, ang gusto po, ayaw ko po kasi, ang gusto po niya, halimbawa mag-order ka ngayon, 2 weeks pa bago magawa, so, kailangan mo mag-down ngayon or magbayad ng full. Sabi ko ay, parang unfair naman sa customer, diba? Okay lang kung kilala mo siya. Kasi meron din naman po akong customer na ganun dati. Yung sa Davao pa yun. So, nagpagawa ng 111 na kurtina. Binayaran niya po ng buo yun. 25,000 mahigit. Kasi mayroon po siya pinabiling iba. So, ako naman, wala namang problema sa akin kung ano kasi kung tiwala din naman sila. So, nasara ayaw po yung magtiwala. Kasi syempre, hindi mo pa kilala. Tapos, payment first. 2 weeks pa bago mo bago maipadala yung order mo. Parang unfair, diba? So, sa akin po, kaliwaan. Kaya, namumuhunan po talaga ako. Pero yung puhunan ko, pinapaikot po siya. Ayaw ko pong maging unfair sa mga customer. So, kung may order po sila ngayon, gusto ko po, kaliwaan kami. Mayroon din po, nangyari din po sa akin. Order siya. Ngayon, sabi ko, ma'am, okay na po yung order mo. Isang beses lang yung kababata ko po. Hindi ko kakalain. Ma'am, okay na po yung order nyo na 12 pieces. 12 pieces po yata yun. Okay na po, ma'am, sabi ko, pwede nyo na po ipadala yung payment para pag ready na po, ready na to receive yung payment, pupunta na po ako, kukunin ko yung payment at ipapadala ko na rin po yung, minsan nga po, nauuna pa yung kurtina nila eh. Na-send ko na, bago ko nakuha yung pera. Ganun po ako, katiwala sa mga customer. So sabi ko po, ready na po yung kurtina nyo, pwede nyo na po padala yung payment. Aba sabi sa akin, okay po bukas. Tapos, nakailan na lang po siyang, ganito na naman. Ay, teka lang, ganito pala. So, okay. Ganun lang din ako, okay. Tapos, nung ano na naman. Ay, ate, ano pala, sa ano pa yung ano ko? Hindi pa nabigay, ganyan-ganyan. Ang daming dahilan. So, ngayon, sabi ko. Tapos, hanggang sa, sabi ko, ganun ba? Sige. Message mo na lang ako pag ready na. So, ilang ano na po siya, medyo matagal na rin po. Diba po, 3 beses ko na siyang hinintay na nangako siya sa akin. So, after po nun, nawala na ko ng tiwala. Sabi ko, pinos ko na po ngayon yung kurtina na ginawa ko na, available siya. Dahil wala na siyang planong kunin eh. Or, hindi na siya nag-message sa akin kung ano na kukunin niya pa ba o hindi na. Basta nangako siya ng gano'n na hindi na rin po ako nag-follow up dahil hinintay ko na lang. Sabi ko, hindi na siya nag-ano kung ano mayroon na. So, wala. Ang ginawa ko po, bininta ko po yung kurtina, pinose ko. Nagalit siya. At daw pinose. Order niya daw yun, kukunin naman daw niya. Aba, 3 beses na kitang pinagbigyan. Nung pangatlo, hindi na ako mag-follow up dahil nahiya naman ako. Ako pang nahiya, diba? Nahiya naman ako mag-follow up. Nanangako siya ng ganun. Hinihintay ko lang kung anong. Eh, wala. Galit siya dahil bakit ko daw pinos o ay kanya daw yun. Sabi ko, hindi ko nakasalanan yun. So, ganun lang po ako kung kaliwaan. Pero kung tutusin po sa iba, hindi ka po maka-order ng hindi payment first. Kailangan
bayad ka muna bago gawin yung anong order mo. Sa akin hindi. Pag nag-order ka po ngayon, sasabihin ko po sa iyo kung kailan ko magagawa. Kasi minsan umibili pa ako ng tela ng available or maraming nakapila. So sinasabi ko po, ngayon kung ma-late man po ako, ma-delay, ini-inform ko na rin po kaagad bago pa man yung due date. So pero may mga tao po talagang gano'n na talagang ginugood time ka rin. Walang magawa lang. Babayan ko pa naman. Hindi ko kalain ganun pala siya. Pero okay lang. Madali lang naman po i-dispose yung mga kurutina ko. Lalo pag nakita niyo po sa personal. Mga sarili kong gawa. So, ayun lang. Minsan gusto kong mag-resell pero mas gusto ko pa rin po yung on-hand ko. Yung on-hand na nakikita ko talaga at alam ko po yung quality. So, mas ano po ako, nakakadala po kasi. Sabi ko, hindi, mas okay pa rin yung ako talagang gagawa. Alam ko ang quality, hindi ako mapapahiya. So, ayun lang. So, mamaya po, may part 3 pa tayo sa pagbabalot po nito. Babalutin po natin siya. At itatali. So, yung part 4 po nun, iluto na talaga siya. Ihahain na. Kaya, panoorin niyo po hanggang part 4. Ito, part 2 pa lang natin po. Ganun po siya katagal. So, hindi ko po siya pwedeng pagsabayin lahat dahil ano po siya. Pag sinabay-sabay ko po siya, malulubat yung phone ko. So, ito po, malapit na po ito. Pag medyo makunat na po talaga siya na mahirap na siyang ihalo, mararamdaman mo naman po eh kasi malagkit na po talaga siya. So, hindi mo na siya kayang ikot-ikotin pa. So, tatakpan na po natin yun. Pain-in siya parang kanin. Pain-in lang po natin. And then, after 30 minutes po na naka-in-in, mahina lang ang apoy. Babalikan na po natin. I-check natin kung luto na siya. So, pag luto na, ihahain na po natin siya at atin pong ibabalot. So, mamaya po, babalikan po natin ito sa paghahain po. Papakita ko po sa inyo. Sa ngayon po, haluin ko muna siya ng haluin, tapos tatakpan, pain-in. At after po nung pain-in, lilinisin ko naman po lahat yung dahon. Yung dahon ko po is almost 200 pieces. So, diba, nakakafagod siya, sobra, ang sipag ko. So, ayan po. See you on my next video, part 3, Suma. Or bud-bud sa Bisaya. So, mamaya na po ulit. Bye po. Nauuhaw ako, inom muna ako.